yung tag-ulan, very crucial, napakahirap bumiyahe kung ang aircon natin ay sira. Kasi ang paggamit ng aircon tuwing umuulan ay ang laking tulong dahil hindi magmo-moist ang ating windshield kapag tayo bumabiyahe. Na-experience nyo na ba na habang bumabiyahe kayo umuulan at sira ang inyong aircon na hindi nyo makita ang inyong dadaanan kasi nga punong-puno na ng moist ang ating windshield? So dito sa video na to, i-diagnose natin kung paano o ano ang mga sira kung sakasakaling ma-encounter natin pagdating sa ating aircon system. Ang ating aircon system ng pagdating sa Toyota SB, Toyota Big Body, Toyota 4AF, basta mga Corolla, usually ang kanilang mga blower, o sa common cars, makikita naman yung blower dito sa ating cabin compartment. So, nandito rin makikita yung ating resistor block at ang ating evaporator. So, paano nga ba baklasin ito? So, sa pagbaklas na itong ating compartment is meron itong limang tornilyo. Isa, dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, ito yun. Pag natanggal na ganito ang magiging itsura niyan. Yan. Ito ang ating evaporator, ito ang ating blower, ito ang ating resistor block. So, itong resistor block tinanggal ko na. Yan. Ito yung resistor block. Ito yung manual thermostat. Yan. So, mga kabasyong, kapag na-experience nyo na halimbawa inon mo na siya tapos wala pa ring blower, as in hindi gumagana yung blower natin, tapos pagdating sa number 2, 3 tsaka yung high meron, so ang sira natin pag ganun is this, katulad netong sa akin yung number, yung low neto is sira. Kasi ayan, high, medium at saka yung low. So napatid na yung ano ng aking low. So ang gumagana na lang medium and high. Kapag inon mo yung low, yan, inon mo siya sa low, hindi siya gagana, pati yung blower hindi gagana. Yan. Ito yung sira nun. So, replaceable naman ito. May nabibili nito sa online. Itong ano na to. Resistor block ang tawag dito. So, ang sunod naman natin is itong blower. Paano malaman kung itong sira? Alimbawa, inon mo na yun. Inon mo na yung low, medium, and high. Tapos wala pa rin. Pero nung binuksan mo yung resistor block, is buo siya. Ayan, buo. Meaning, sira ang ating relay. Ito naman yun. Dito makukuha. Relay. Dito. Ayan. Ito yun. Ayan. Yan yung number niya. 567-167-80. Ito yung para dito sa ating blower aircon relay. So yung ano to, 5 tail pala yan, no? Yan, 1, 2, 5 pin na tinatawag, 1, 2, 3, 4, 5. Ang paglagay na ito, yung tatlong pin nandun banda sa forward part. Yan, ganyan, no? Yan, nusok-sok lang yan. Yan yung mga madalas masira sa ating aircon system. Ito namang isa na ito is breaker. Yan. Ito, napakabihira itong masira. Bihirang-bihira. Yan. Ito yung breaker. Yun yung pag nag-on-off ang ating aircon, ang ating compressor. Isa yun. Ito naman yung kanyang kasabayan, ang ating manual thermostat.
Tapos kapag walang ano, may halimbawa may shortage ka naman, ito yung fuse niya. Ang fuse niya is 10. Yan. 10. 10 ampere lang. Oh, yan. Yan, nagbe-break yan kung halimbawa may short or may sirang sirang relay mo. Short. Yan ang puputok agad. So, paano malaman na ito ay ano, buhay? So, may kita mo, buo pa siya. Yan. Buong buo. So, yung sunod natin, kapag yung compressor mo naman ay hindi nag-automatic on-off, in-adjust mo na sa kalahati. Kasi ang usually na ano, para mabilis mag-on-off yung ating ano, aircon para tayo makatipid sa ating gas, is half lang, half through lang. Ayan yung ano niya, off. Tapos dito yung half niya. Yan, pipihit mo lang. So makikita mo naman yan eh. Ito. Yan oh. Makikita mo naman. Ayun. Nakita nyo. Yan. So yan yung off. Tapos kapag i-half mo, punta mo lang to dito. Way through. Yan, ganyan lang. Para mabilis mag on off kapag halimbawa napalamig niya ng ating compressor is magpapatay sindi siya para tayo makatipid. Pag ngayon, pag hindi nagpapatay sindi ang ating compressor, meaning sira na ito. So need na nating i-replace. Bakit? Kasi maaring masunog ang ating compressor clutch. Ayan. So mga kabasyong, huwag nyo nang antayin na abutin pa ng ganito. Yan. Yan. Nakita nyo? Sunog na sunog. Yan. Yan ang kalalabasan kung tuloy-tuloy na umaandar at hindi nagpapatay sindi kasi sobrang init na. Yan. Yan ang nangyari. Sunog na sunog. So ito yun. So pag inon nyo na tapos naramdaman nyo hindi nagpapatay sindi yung ating ano compressor, eh medyo wag nyo na munang gamitin ang ating aircon para hindi kayo matulad sa ganito. Yan. Siya nga pala, ito it manual thermostat. Ang dating nakalagay yan dito is ganitong type, yung lever type. Yan. So kasi ito, ang daming babaklasin, ang hirap baklasin ito, ito, lalo na ito. Napakahirap baklasin yan. Titear down mo talaga, talagang babaklasin mo ng pirmi. Ang daming ano. So ito, pag hinugot mo lang yung dalawang wire na yan, ito kahit magkabaliktad yan, okay lang. Yan. Okay lang. So ganito yung ano, nakalagay dyan, dito. May kamahalan yung ganito. Almost, I think it's 1,000. Kulang-kulang 1,000. But this one is 150 or 100 pesos lang. So, sa atin, kasi sinet ko na ganun. Ito yung lever type. Ito naman yung manual thermostat. Ito yung ano, rotary type naman na tinatawag. Kasi pinipihit-pihit lang. So, yan. Kapag sira ang ating ano, ang ating thermostat, hindi magpapatay sindi ang ating aircon compressor. So ang tendency ganito ang kalalabasan, sunog. Ayan, nakita nyo, meltdown. So dito naman mga kabasyong, yung ating aircon compressor relay. So dito siya nakabit, ito. So ito naging problema ko nung ito nangyari, sunog din itong relay. Pero ito napalitan ko na replacement, pero spare lang ito eh, kaya ganyan, walang tatak. Ang magkapareha sila ng ano, ating relay ng auxiliary pan. Ito. Yan. So ang number niya kabasyong ito, 0567 109160, 12 volts. Ito yun. Tinay nyo nangyari, oh. Iyon, nakita nyo? Tunaw.
Oh, tingnan niya, yan. Yun yung mangyayari kapag hindi nag-automatic on-off ang ating aircon. Ganito. Kaya yan, ang iiwasan nyo. So, nasa 2,000 plus yung ganito, magnetic clutch ng ating aircon compressor. So, para iwas gastos, kasama ito, this cost 300 plus. Yan. So, buti na lang, may natabi akong spare. Pero itong spare ko, walang number. Pero same lang siya nung aking nakita. At tsaka yung pin niya pala, magkaibang kulay, ha? Tandaan nyo. Ayan, ha? Dito, bronze na bronze, tapos dito, lighter. Ayan, pagbibili kayo, tingnan yung maigi, tsaka yung number. Yung magiging basis nyo yung number na yan. Ayan, tingnan nyo. Oh. Diba? Hmm. So, siya ang parehas. So, ito yung okay. Ayan. Tingnan nyo. Kaiba. So, kapag kakabit nyo to, yung ganito nya, yung lock nya, dito. Ayan. Ganyan. Silalagyan natin. Basta yung lock nya dito. Ayan. Dapat check nyo rin yung auxiliary pan nyo, dapat gumagana rin yan. Kasi kung hindi, overheat kayo. Mag-overheat sa sakyan nyo, mas masakit. So ito, iwasan yung mangyari din yan. Actually, sunog-sunog yung wire nyan eh. Napalitan na. So hindi lang makita dito sa ano kasi medyo madilim. Tsaka nakamount na siya. So ganyan yan. So paano naman malalaman kung okay pa ang ating compressor? Kung okay pa ang kanyang magnetic compressor. Magnetic clutch. Ayan. Ganito naman. So ganito ang pag-testing ng ating compressor. Kung gumagana pa ang ating magnetic clutch compressor. Ito yung may nag-iisang wire siya. So yan yung switch niya ng ano, mag-engage. So ito, kabitan natin siya ng wire. Tapos itong wire na to, itong ginawa kong wire na to. Ayan, para malaman kung gumagana pa yan, kukonnect natin dito sa positive. Ayan o, pakinggan nyo. Narinig nyo? Ayan. Lakas, diba? Ganun lang mag-testing ng ating magnetic clutch compressor. So, payo ko sa inyo, tips ko sa inyo mga kabasyong, ingatan nyo. Kapag ayaw na mag-on-off yung ating ano, palitan na. So, minsan kasi bumabiyahe tayo, hindi natin namalayan, hindi na nag-on-off. So, ito yung nangyari sa akin, ganito. So, yun, sunog yung aking relay. Yan. Kumbaga na, sobra na. So, yun lang mga kabayan. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong DIY videos na aking i-upload. So, yun lang mga kabasyong. Maraming salamat sa panonood sa aking YouTube channel. God bless!